Ini. Ya gimana, Pap? Ayo sinyal. Yes, ma'am. Dito kayo, evacuation area. Susunog bagay. Sila nakasuot ng protective gear. Pero sa tingin niyo po, sino yung tamang pagkakasuot? Sa kanan o sa kaliwa? Parang parehas lang. Parehas sir, parehas. Ito sa parehas lang. Kanan. Sa kulay. Mga mali ang kulay niya. Ah, yung kulay magkaiba po. Ito lang sa kanya, ito lang si Vizor. Si Vizor nakaangat. Although, binabana niya kanina. Kinasulit. Kinasulit. Pero, makababa ang kulay. Senior fire officer 2, good morning. Fire officer 1, Jasmine D. Fire officer 2. And on the plant side, our respective teams starting of course with management. And then sa mga hindi pa po nakakated, isa na po makinig tayo para lalo na sa pagkakula ng sunod. So, kung sakali naman po, ito po ang aming telephone city number para in case record ng sunog or emergency, pwede niyo po kami kontakin. Ang pinili na fire station number niya po is 0917-522-2243. So, dito po ang lahat po ng aming mga... So, ano po ba ang grass fire? Identify po muna natin siya. An uncontrolled fire in an area of grassland. Katulad na po nitong area na ito, puro halos po talaga. Yung grass po talaga siya. So, prone na prone po siya sa sulog. So, konting kapag sobrang init, natuyo yung mga kamo. Kahit upos ng sigarilyo, pag hindi napatay, posible na po agad mag-liap yung ating paligid. Sa ating idea, sir, any idea po. Pag sinabi nating fire. Any ano po, sir?
or kapag aalis na po, kinikiwa ko yung mga nagbabaga pa. So, mas patayin niya. Delikado po kasi yun. Kasi pwede po po siya maging source ng sunog. Scoping materials from moving vehicles or anywhere on park grounds. Be certain to completely extinguish cigarettes before disposing. Ito na nga po yung napapabit kanina na yung sigarilyo, yung mga kapos. Pwede po talaga siya maging sanin ng sunog. Mas maganda po, pwede siya tinatapakan po ano, para siguradong patay na talaga yung kapos na yung sigarilyo. Yan po. Keep shovel, water, and fire retardant nearby to keep fire safe. So, ito na po yung nabanggit ni sir kanina po yung parang po meron po kayong pano para in case na magkaroon ng sulog at wala, hindi na available sure ng tubig. So, pwede po natin gamitin yung pala pag po paggawa ng daan para wala nang masulog kainin ako yung masusulog na area. So, number 5 po. Yes. Contact 911, your local fire department or the park service if you notice an unattended or out of control fire. So, na po lagi ano po. So, kapag in case nagkaroon ng emergency katulad sa sunog, tawag lang po agad sa 911 or sa amin po yung numero. Sandit lang po, huwag maging pabaya kung pang forest fire ay may wasan or grass fire. So, napo, forest fire mo. Ito yung mga hindi kontrolado sunog na nakakasira sa ating kagubatan. Sa nito, may temperatura, bigla, aktibidad ng vulkan, natural pagkakimin, pag-uuling paninagirilo sa gubat at hindi sinasadyang pagsunog. So, ito po yung mga efekto. Ano po, sino po pwede magbasta? Yung may iwasan po ang sunog, pwede pong mag-share ng mga practices po nila. Sir, vulnerability tips. Always follow the safety procedures and never take shortcuts. Identify the risk before you approach your work. Store combustible materials properly. Make new employees understand the workplace risk and provide induction training. Give regular breaks and reduce workplace stress. Use the right tools and equipment and use them in the right way. Be alert at all times to your work surroundings. Immediately report the hazard situation and incident in the work site. Ensure a clear and easy route to emergency exits and equipment. Always wear PPE is in dashboard. Are created chemical resistant clothing, gloves, safety glasses, shields, face masks, hard hats, and steel-toed shoes must be an integral part of the PPE collection list available for workers. So kahit kami po, pag nagre-responde po ng sunog, lagi po rin kami nakasuot ng personal protective equipment. Hindi naman po ito para pahirapan kami, kundi ito is para sa kaligtasan din po namin habang nagre-rescue or nag-aapula ng apoy. Meron din kami hat, meron po rin bunker coat, trouser, fire boots. Kasi po hindi natin alam kung saan mga gagaling yung apoy eh. Tsaka yung mga coat namin, syempre is fire resistant po siya, kaya mag-resist ng heat. At certain po, hindi lang po tatuloy siya na hindi nasusunod. Depende po sa atin din ng init. Ano po? Fire. Natin po sa lima na po. A, B, C, D, and K. So ano po ba yung klase nito? Sa A po, ito po yung mga common combustible. Kumbaga po ito yung mga madaling masunog na bagay katulad po ng wood, paper, cloth, and etc. So yung class B naman po, ito po yung mga flammable liquids and gases. So ito po yung gasoline, propane, and solvents. So klase naman po, like electrical equipment, computer, fax machine, usually sa mga ano po ito, mga computer, cellphone, gadgets, and other electronic devices. Sa class D naman po, ito yung combustible metals, magnesium, lithium, titanium, usually po sa ano po, mga junk shop. Sa mga gawa po, nakikita itong combustible metals. K po, para po madaling matandaan, kitchen fire. So ito po yung usually apoy na nagaganap sa ating kusina. Cooking media, usually po yung cooking oils and fats. Lahat naman po ba yung nakag-try na gumamit ng barrels? Mga barrels po, para lang ibayin or kontrolin ang maliit na apoy. Maliit na apoy lang po, ano? Hindi po ito gagamitin sa
nasusunog ng bahay. Kasi po ito, pag ginamit po natin usually, pagdalas lang siya mga 16 seconds, lubos na po siya. So, pang mabilisan lang po talaga. Kaya po, nakalagay po, ang fire extinguisher is kontrolin o patayin ang maliliit na apoy. So, lagi po, hindi po forget fire extinguisher, kaya na ito kahit anong uri ng apoy. So, tandaan po natin, is kontrolin at patayin ang maliliit na apoy. Doon sa apoy po, pero kung kaya naman po yung init, lumapit po, basta tatansyahin naman po yung apoy. Kung sobrang init, kung 6 feet away, medyo malamig pa, pwede po lumapit para mas makakulap po ulit yung apoy. Yun lang po yung distance po talaga, 6 feet na provided nyo sa fire code. So kung kaya naman mas lumapit, di lumapit po tayo. So may iba't ibang uri din po ng fire extinguisher. No? Ito po yung first type, yung dry chemical. So it is filled with monoammonium phosphate, a distinguishing agent that spreads easily and melts over flames. When the powder covers a fire, it blocks heat and oxygen, causing the fire to die down. Dry chemical fire extinguisher also acts as a great heat shield. So, napaliwanag naman po kanina, na oras na tanggal po natin aliman doon sa heat, fuel, and oxygen, automatic po magsasubside yung apoy or mamatay. So, ang target po ng dry chemical is yung heat and oxygen. So, oras, dalawa po po, sa oras na napatay natin yan, automatic yung apoy mawawala. Pero po, ang dry chemical is ginagamit lang sa class A, B, and C. Yung diniscuss po natin yun po kanina, yung classes of fire. So, meron po siyang designated kung anong hazard na pwede niyang patayin. Sa class A, yung mga wood nga, B, yung mga gases, C, ito mga appliances po. So, meron silang designated na pwedeng apulahin apoy. Tama po, yung pangalo po, yung kulay. Meron po ba yung kulay? Conductor of electricity. So, ang target naman po niyang class of fire is class B and C. So, mapunta naman po tayo dito sa mismo parts ng fire extinguisher. Importante po na malaman din natin ang parts para po natin in case na gumamit tayo ng parts. So, nakita po natin itong safety. Ito, paano yung ito po? Kita naman po ng lahat. Yung ito po is nakalagay talaga dito para hindi natin ma-press itong lever tinatawag. Kasi, oras na ma-press natin yan, lalabas na dito yung technical sa atin. O, sana po. Kaya, meron tayong safety key para hindi po accidenting ma-squeeze itong ating lever. Ito po, pressure gauge naman. Ito po yung makikita natin dito. Ano po? So makikita nyo naman po, kapag yung arrow is nakaturo sa green, ibig sabihin in good condition pa yung ating fire extinguisher. Kung wala po dyan, either ano siya, kailangan recharge o overcharge. So pwede po natin dalhin to, saan po natin ito para na-recondition po nila yung fire extinguisher. And lever, ito po yung ating ini-squeeze. Ito po nasa taas. Upper part para po lumabas yung chemical dito sa ating fire extinguisher. And then po sa ilalim, ito po yung handle ba? Ito po yung hawakan natin pag binubuhat natin yung fire extinguisher. And dito po, nakikita naman natin itong label. So makikita po natin dito kung saan po siyang fire pwedeng gamitin. Ito po yung kanyang parang label para pong guide siya. Guide siya sa mga hindi pa marunong gumamit po ng fire ex or information po about dito sa fire ex. Then dito po, ito mismo, ano, katawan or tinatawag po nating cylinder. So yun po yung pang parts po ng Firex na dapat natin maramasin. Gamit naman po ng Firex na tatandaan natin yung acronym na PAS. Ano po ba yung PAS? First is, pull the pin. So ito po yung pinan eh. Pull po natin yan. Para po, mas pisnap ito pagdating doon. The number 2, aim at the base of the fire. So, syempre po, tatargetin na natin yung apoy. Number 3, squeeze the handle. So, para lumabas po, yung chemical dito sa Firex, squeeze na po natin. And number 4 po, sweep from side to side. So, para effective po, makapatay ang apoy, side to side po talaga. Ang ginagamit. So, salamat po at dito na po nagtatapos ang ating
fire safety lecture. Kung meron po kayong katanungan or any